Tara guys, samahan niyo ako magluto ng pansit canton. Meron po akong pansahog dito na hipon at saka po yung mahilig kasi ako sa fish balls saka sa ano sa kikiam. Yan po sinasama ko yung sa pansit canton. Ayan, syempre kakailanganin natin ng panggisa na ang bawang at ang sibuyas. At kakailanganin natin ng mga seasoning niya kagaya ng soy sauce at saka oyster sauce, asin at saka paminta. At kailangan din natin sa gulay na yung carrots, medyo marami yata ang carrots ko. At saka yung ating bagyo beans at yung ating repolyo. Ayan. At saka po kailangan din natin ng ano, ng bell pepper. At syempre hindi mawawala yung ating canton, yung pansit canton na yan. Samahan din po natin ang quail egg para medyo masarap-sarap. Ayan. At syempre, unahin natin ang pagigisa. Lagyan natin ng mantika. Isunod na natin yung kanyang bawang. Isunod na natin yung ating sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, isunod na natin yung ating kikiam para maluto natin siya. Para ma-fry natin ng bahagya. Medyo papulahin lang natin yung ating kikiam. Ayan, check natin siya. Ayan, medyo okay na siya. Lagay natin sa gilid. Ayan. Isunod na natin yung ating hipon. Kayaan lang natin sa masangkutsa natin siya. Pwede na natin siya pagkalutin. At habang sinasangkutsa natin siya, pwede na rin natin ilagay yung ano, yung ating toyo. Ayan. At saka yung ating oyster sauce. Ayan. Haluin na rin natin siya. Sabay na rin natin yung kanyang paminta. Pagkatapos yung masangkot siya, lagyan natin siya ng tubig, isang basong tubig. At hayaan lang din natin siya kumulo. Ating hipon, madaling maluto, ilagay na natin yung ating gulay. Kasi ang canton po, mabilis siya maluto kaysa sa bihon. Kaya, unahin natin yung gulay. Ayan. Sabay na rin natin yung kanyang sili. Ating bell pepper. Ayan guys. I-check nyo lang po kung tama na sa inyong timpla, kung saan kulang. Kasi napansin yung hindi ako nag-aasin muna. Dahil nilagyan natin kanina ng soy sauce yan, saka ng oyster sauce. At saka yung canton po na yan, iyan po yung medyo may alat na dala. Kaya kailangan nating kontrolin muna yung kanyang alat. Ayan guys, at luto na yung ating gulay. Half cook na siya. Lagyan na natin yung ating repolyo.
paglagay na natin ang ating repolyo, ilagay na natin yung ating squid ball. Ayan siya. Ang pagluluto nga po pala ng pansit na kanton, napakadali. Napakadali lang. Ayan. Pagkakulo po niyan, isunod na natin yung ating kanton. Ayan na, ilagay ko na yung kanton. Ilagay na natin yung kanton na yan. Ayan. At saka po natin tatakpan, huwag natin haluin. At hinaan lang po natin ang ating apoy. Ayan, at ating i-check. Ayan. Hindi po kailangan na haluin nyo lagi ang kanton para hindi po siya nadudurog. Yun po ang technique ko. Pagkalagay nyo siya, saka nyo tatakpan, ayan, maluluto po siya sa pamamagitan ng kanyang moist. Ayan. Ayan. Hindi po siya durog. Saka nyo titikman uli kung okay na sa inyong timpla. Daluto na yung kanton niya. Ayan, at i-check na natin. Ayan. Masarap po kasi sa kanton yung ano, hindi siya malabsak. Ayan. Ayan. Yan po'y tumatagal, lalong lumalambot ang kanton, kaya kailangan eh, sakto lang yung kanyang, yung inyong isasabaw sa kanya. Ayan. Ayan, ready na po. Sana po magustuhan nyo ang pagluluto ko ngayon ng araw na to ng kanton. Paki-like and share na rin po. Paki-click na rin po ng notification bell para ma-notify kayo lagi sa aking mga niluluto. Maraming salamat! Ayan guys, ready na po yung ating pansit kanton. Pwede sa merienda at pwede rin pong ihalo sa pang-ulam. Maraming salamat!